Ang kanyang kabutihan ay sumasaksing patuloy. Ika-12 ng Enero. Gayunman ay hindi niya hinayaang mawalan siya ng saksi sa paggawa ng mabuti, na nagbigay sa inyo ng ulan mula sa langit at ng masasaganang panahon, at pinupuno kayo ng pagkain at ang inyong mga puso ng kagalakan. Gawa Kapitulo 14 Versikulo 17. Sinira ng kasalanan ang kagandahan ng lupa, sa lahat ng bagay ay makikita ang mga bakas ng gawa ng kasamaan. Ngunit marami pa rin ang nananatiling maganda. Ang kalikasan ay nagpapatutuo na ang isang walang hanggang kapangyarihan, dakila sa kabutihan, awa, at pag-ibig, ay lumikha ng lupa, at pinuspos ito ng buhay at kagalakan. Kahit na sa kanilang masamang kalagayan, ang lahat ng bagay ay nagpapakita ng gawa ng dakilang dalubhasang pintor. Saan man tayo lumingon, maaari nating marinig ang tinig ng Diyos, at makita ang katibayan ng kanyang kabutihan. Mula sa taimtim na paggulong ng malalim na tono ng kulog at walang humpay na ugong ng lumang karagatan, hanggang sa masasayang mga awit na nagpaparinig sa kagubatan na may himig, ang 10,000 tinig ng kalikasan ay nagsasalita ng papuri sa kanya. Sa lupa, sa dagat, at sa kalangitan, taglay ang kanilang kahangahangang kapusyawan at kulay, nagkakaiba-iba sa marilag na salungatan o magkasamang nagkakaisa, ating nakikita ang kanyang kaluwalhatian. Ang walang hanggang mga burol ay nagsasabi sa atin ng kanyang kapangyarihan. Ang mga puno na iwinawagayway ang kanilang mga berdeng bandila sa sikat ng araw, at ang mga bulaklak sa kanilang maselang kagandahan, ay nagtuturo sa kanilang manlilikha. Ang mga berdeng nabubuhay na nakalatag sa kayumangging lupa ay nagsasabi ng pangangalaga ng Diyos sa pinakamaliit na mga nilalang. Ang mga kuweba ng karagatan at ang kailaliman ng lupa ay naghahayag ng kanyang mga kayamanan. Siya na naglagay ng mga perlas sa karagatan at mga ametista at chrysolito sa gitna ng mga bato, ay umiibig sa maganda. Ang Diyos ng langit ay patuloy na gumagawa, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na ang mga pananim ay sumasagana, na ang bawat dahon ay lumilitaw, at ang bawat bulaklak ay namumukadkad. Ang bawat patak ng ulan o piraso ng niyebe, ang bawat matutulis na damo, ang bawat dahon, bulaklak at maliliit na puno, ay nagpapatutuo sa Diyos. Itong mga maliliit na mga bagay na ito na pangkaraniwan sa paligid natin, ay nagtuturo sa atin ang aral na walang napakaliit na bagay para sa kanyang pansin.